Matapos magbitiw bilang Senate President, humarap naman kanina sa media si Senator Mig Zubiri. Dito niya inilita niya kung bakit siya pinalitan na makasamahan sa Senado. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Rhea Fernandez. Rhea? Gigi, tama ka dyan. Sa pagharap nga niya sa media kanina, inamin ni Senador Mig Zubiri na masama ang kanyang loob kasabay ng pagbibitiw bilang leader ng Senado. Ayon kay Zubiri, Miyerkules pa niya nalaman na nag-usap-usap na ang ilang senador para patalsikin siya sa pwesto. Pero ang mas kinasama raw ng loob niya, hindi ang pagbaba niya sa pwesto, kundi ang mga kasamahan niya na nagpahayag pa raw ng suporta sa kanya, pero tinalikuran din siya kalaunan. Tingin ni Zubiri, nag-ugat ang mga plano para palitan siya dahil sa isinusulong na charter change ng Administrasyong Marcos. Posibleng lumala raw ito dahil sa nangyaring pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa PIDEA leaks kung saan nadawit ang pangalan ni Pangulong Marcos sa illegal na droga. Kahit naman wala na raw siya sa pwesto, naniniwala si Zubiri na hindi pa rin uusad ang tsa-tsa sa Senado dahil kasama niyang nagbitiw ang namumuno sa Senate Subcommittee on Constitutional Amendments. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Zubiri. Goodbye, tsa-tsa. Nag-resign na si Sunny Scudero. We had to cancel, well, it's all canceled. Alam niyo naman si Senator Scudero, anti-chacha, so, di ba? Openly is anti-chacha, so I hope the people that supported him know that. As far as we're concerned, the chacha this week is dead. Jiggy, sa hiwalay na padayam ay sinang-ayunan ni Senate President Chis Escudero ang mga sinabi ni Zubiri. Hindi raw mababago ang posisyon niya laban sa Chacha. Nilinaw din niyang walang kumausap sa kanya para tumakbong Senate President at mananatili pa rin daw siyang independent kahit siya na ang pinuno ng Senado. Narito naman ang bahagi ng panayam kay Senate President Chis Escudero. We will discuss it on the part of the majority, but you know my position. And I have no plans of changing my position. Ang pinakamalapit kong naging kaibigan na presidente ay si Pangulo Aquino. Malayo kumpara sa sino mang naging pangulo pagkatapos niya, bago niya o ngayon. At tingin ko may pruweba at ika nga, may pwede na akong pakita at patunayan na kahit na siya na yung pinakamalapit kong kaibigan, hindi niya ako na-impluensyan sa mga pasakaw ng mga panahon yun. Jiggy, ngayong alam na natin yung mga bumubuo sa bagong liderato ng Senado. Hihintayin naman natin sa mga susunod na araw kung sino ang uupo doon sa mga nabakanteng komite na mga kaalyado ni Zubiri. Yan ang latest mula rito sa Senado, Jiggy. Maraming salamat, Rhea Fernandez.